Mahilig ka ba sa kape? Paano nga ba ginagawa ang Nescafe Soluble Coffee sa factory? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Karamihan sa mga tao sa buong mundo, nagsisimula ang araw sa almusal. Kailangan ito para may mas lakas sa simula pa lang ng araw. Tayong mga Pinoy, may iba-ibang hilig pagdating sa almusal. Meron dyan, tapsilog ang paborito nila. Ang iba naman, pandesal ang hilig. Pero ang bihirang mawala sa almusal ng mga Pinoy, syempre, kape. Actually, hindi nga lang sa umaga umiinom ng kape ang mga Pinoy. Kung minsan, pagkatapos man ng halian, merienda sa hapon at kapag kailangan magpuyat sa gabi. Pero marami sa Pinoy, wala nang oras para daanan pa ang pag-grind at pag-brew ng kape. Kaya mas patok talaga sa masa ang instant coffee. Lalagyan mo lang ng mainit na tubig, haluin, pwede nang inumin. At habang nakatulala ka sa umaga, habang hawak ang tasa ng kape, mapapaisip ka rin minsan. Saan nga ba galing itong iniinom ko? Kaya tara na at alamin natin paano nga ba ginagawa ang soluble o instant na kape. Proseso ng paggawa ng instant o soluble coffee sa factory. Harvesting o pag-aani ng coffee beans. Nagsisimula ang proseso ng paggawa ng instant coffee sa pag-aani ng coffee beans. Ang prosesong ito ay hindi basta-basta. Kailangan itong gawin sa umaga at pinipitas ng mga harvesters ang coffee beans gamit ang mismong mga kamay nila. Ang mga coffee beans ay kailangan galing sa kulay pula at hinog na beans. Dahil ang mga berde at hilaw pa ay iniiwan nila sa puno para anihin sa mga susunod na araw kapag nahinog na ng tuluyan. Simula sa pamumulaklak hanggang sa pag-aani ng mga coffee beans, kadalasang tumatagal ito ng 6 hanggang 9 na buwan. Paglilinis ng mga coffee beans. Ang mga coffee beans na nakuha sa umaga ay dinadala sa factory para iproseso pagdating ng hapon. Hinuhugasang maigi ang mga nakuhang coffee beans at dadaan ito sa isa pang makina para mahiwalay ang balat mula sa beans. Pagkatapos nito, ibababad ang mga beans sa tubig para lumabas ang lasa nito. Pagkababad, ibibilad naman ito sa araw para patuyuin sa loob ng 4 na araw. Kapag natuyo na, idadaan ulit ang mga beans sa makina kung saan tinatanggal naman ito ang pangalawang balat ng mismong coffee beans. Ang mga beans na ito ay ilalagay sa sako at dadalhin sa isa pang processing plant para gawing instant coffee. Pagproseso ng mga coffee beans. Pagdating sa processing plant, kukuha muna ng sample ng mga idiniliver na coffee beans para ma-check ang kalidad nito. Kung pasado na, dadaan ang mga beans sa isang makina na sinasala ang ibang mga debris na maaaring nahalo sa mga beans. Kapag malinis na, lulutuin ito sa apoy para ma-improve ang kulay, lasa at aroma ng kape. Niluluto ito sa loob ng ilang minuto sa temperaturang 210 degrees Celsius. Tuloy-tuloy ang paghalo dito para pantay ang maging pagkakaluto nang hindi ito nasusunog. Pagkatapos maluto, dadaan naman ito sa isang makina kung saan pipinuhin ito hanggang sa maging powder. Pero hindi pa ito dito nagtatapos. Ang powder na makukuha ay mapupunta sa isang malaking tangke kung saan hahaluan ito ng mainit na tubig at pakukuluan.
Sa loob ng makinang ito, may mahabang palikulikong tubo na dadaanan ng nag-condense o malapot na kape galing sa pagpapakulo. Sa dulo nito, ang liquid coffee ay dadaan naman sa isa pang makina at i-air freeze ito. Magiging solid ulit ang liquid coffee bilang isang manipis na kape. Sa prosesong ito, kailangan magsuot ng thermal protective clothes para makapagtrabaho sa temperaturang umaabot sa negative 50 degrees Celsius. Ginagawa ang pagpapakulo at pag-freeze na ito para mas patindihin pa at gawing concentrated ang lasa ng kape. Ang coffee na nagawa ay dadaan naman sa isang grinder para durugin ulit ito para maging powder o granules. Patutuyuin ito sa isang vacuum drying chamber, paiinitan ulit ito para matunaw ang anumang yelo na galing sa freezing process kanina. Pero hindi pwedeng maging liquid ulit ang kape kasi mawawala ang aroma nito. So paano ito nagagawa? Ang tawag sa prosesong ito ay sublimation o ang pag-convert ng solid o yelo papunta sa gas o water vapor. Ginagawa ang prosesong ito sa isang vacuum na makina para walang tubig na mabuo. Kapag natanggal na ang tubig o yelo, ang powdered coffee ay didiretso sa isang feeding machine para i-repack at i-deliver o ibenta sa merkado. Dagdag kaalaman tungkol sa instant coffee. Alam mo ba na ang kape ay ang pangalawa sa pinaka kinokonsume na liquid product sa buong mundo kasunod ng tubig? Araw-araw, humigit kumulang na 2.3 billion na tasa ng kape ang naiinom ng mga tao sa buong mundo. Pinaniniwalaan na nadiskubre ito ng isang nagpapastol ng kambing pagkatapos niyang mapansin na mas masigla ang mga kambing niya pagkatapos makakain ng bunga ng halaman na ito. Ang instant coffee ay naimbento lamang noong taong 1901. Dalawang varieties ang kadalasang ginagamit sa paggawa ng instant coffee. Ito ay ang Arabica at Robusta. Ang Arabica ay ginagamit para sa aroma nitong taglay habang ang Robusta naman ay ginagamit para sa lasa nito. Brazil ang bansang may pinakamaraming napoproduce na kape sa buong mundo. Nasa 35% ng kape sa buong mundo ay nanggagaling dito. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakamalakas kumonsumo ng kape sa buong mundo. Noong mga taong 1880s, kasama ang Pilipinas sa top 5 na nagsusupply ng kape sa buong mundo. Pero noong taong 1889, tinamaan ng peste ang mga puno ng kape sa bansa. Kahit mataas ang demand, mas binipili ng mga magsasaka dito sa atin na magtanim ng ibang halaman na mas mabilis pagkakitaan. Kaya kahit isang bansa sa top 5 na kumukonsumo ng kape sa buong mundo, kulang pa rin ang supply sa bansa at nag-i-import pa rin ng Pilipinas galing sa ibang bansa.